Hello mga Lodi, sabay-sabay nating pag-aralan yung She Believes in Me by Kenny Rogers. Siyempre, ituturo ko yan sa inyo. Lalagyan natin yan ng kapo, 3rd fret ng ating gitara guys. Simulan na natin. Yung intro nito guys, hindi ako maglalagay ng chords dyan sa intro. Bale, sundan nyo lang itong ituturo ko. Sa intro lang naman, tapos yung mga verse at chorus niya ay ilalagay ko na. Okay, ganito yung intro natin. Hahatiin natin siya sa tatlong part guys para hindi kayo masyadong maguluhan, para makuha nyo siya ng mas madali lang. Okay, pakita ko muna. Okay, saba-saba. Okay, bali mag-position lang kayo. Ito yung unang part natin guys. Bali mag-position lang kayo ng G. Kahit dalawang string lang yung kalabitin nyo. Itong 6th string at 1st string lang. Tapos sabay yung kalabitin yan. Ito yung unang part guys ha. 6-1 sabay. Tapos kalabitin nyo yung 4-3-4. Okay, ganito. Ulitin natin. 6-1 sabay. Yon. Then 4-3-4. Tapos itong 2nd string. Yan. Nakapindot sa 3rd fret. Tapos 2nd string ulit, pero in-open ko na. Tapos yung 3rd string naman dito, 2nd fret, i-hammer nyo sa 4th fret. Bale, hammer, pull up yan. Ganito yung tunog yan. In-hammer ko sa 4th fret, tapos pinull off ko, tapos inalis ko rin yung nakapindot sa 2nd string. 2nd fret, ganito. Okay, ulitin natin. 6-1, sabay. 4-3-4. Tapos 2nd string. 3rd fret. Tapos in-open ko. Tapos 3rd string. Hammer on, pull off. Ganun yung unang part natin. Bilisan natin ng konti. Okay. Dun sa 2nd part naman tayo guys. Pareho din, pero ang nagkaiba lang, di ba yung una ganito? 6 at 1 sabay, pero nakapindot yung first string sa 3rd fret. Ngayon, i-open natin yung first string dyan guys. Yun lang yung pagkaiba nila, yung first at second part. Pala itong 6 lang yung nakapindot dyan, isang string lang, yan. Pero sinabay ko pa rin kinalabit yung 6 at first string. Kagaya ng ginawa ko dun sa first part kanina. Sabi ko nga, yun lang yung nagkaiba, yung first string lang. Okay, nag-gets guys. Ganito yung tunog nyan. Ganun lang. Okay, pagsamahin natin yung unang part at second part. Okay, second part. Okay, ganito naman yung third part niya guys. Medyo mas mahaba siya ng konti. Pero makukuha natin yan. Ganito. Okay. Ganito yung third part, bass ng G pa rin. Okay, itong middle finger yung gamitin nyo. Tapos second string dito, sa fourth fret. Yan. Sabay yung kalabitin syempre, yung 6 at second string. Tapos 4-3-4. Tapos yung 2nd string, dalhin nyo na sa 3rd fret. Tapos ang ka-alternate nyan na string ay yung 3rd string. Ganito. Tapos 2nd string ulit pero dalhin nyo sa 1st fret. Tapos ka-alternate nya ay yung 3rd string pa rin. Tapos G na ganito. Parang Jesus 4 yan. Ganito yung tunog yan. Yun. Yung 2nd string guys sa 1st fret, pinindot ko. Parang pinalo ko ng ng smooth lang. Tapos inalis ko. Tapos binalik ko. Tapos alis. Yun. Naka G formation na ganyan guys. Ganito, ulitin natin yung 3rd part niya. Okay, isa pa.
kahit ganun lang gawin nyo, yung second string lang, tirayin nyo ng ganun. Yan, tapos verse na. Okay, buhayin natin lahat. Okay, ganito yung verse niya. When she lays sleeping, stay up late at night and play my song. And sometimes all the night seems so long. Verse na guys, G, while she lay sleeping, G. Okay, yung pag-pluck natin guys, bibigyan ko kayo ng konting tip dito lang sa G, kasi mayroong part na mabilis ka na maglilipat eh. Dito sa G, ganito yung pag-pluck natin, 6-1 sabay, tapos 4-3-2, tapos 1-2-3-4. Ganun yung pag-pluck natin sa G. Yan, 6-1 sabay. Tapos 4-3-2. Then 1-2-3-4. When she lay sleeping. 1-2-3-4. Tapos ulitin nyo ulit. G pa rin. Stay out late at night and play my. Tapos pupunta ka na sa C. So, dito naman sa pag-pluck na si guys, 5th at 1st string sabay, kasi mabilis ka nang lilipat dito ng chord. Play my song. Okay, ito na, lilipat mo na agad sa C over B. Ito lang yung nilipat dyan guys, natira yung 2nd string sa 1st fret, diba? Pinindot mo lang yung bass ng B, yan. Galing sa C. Song. C over B. Tapos pupunta ka na ng A minor 7. Ililipat mo lang to. Sometimes so. Tapos D7. The night. Tapos dagdagan natin ng ganito. Mabilis nyo lang pipindutin yung bass ng C sharp. To 4th string 5th fret. Patungong B minor 7. Ganito. So. And sometimes all the night. Dagdagan natin ng konting pitik ng ganito, itong yan, yung pinky nyo lang, nilagay nyo sa ano, 5th fret ng 1st string, tapos aalisin nyo rin, tapos E minor, and it's good when I'm finally E minor 7, make it home. Yan, A minor 7, di ba? Ang gagawin nyo, D11 yung susunod dyan. Aalisin nyo lang tong middle finger nyo. Yun ang matitira. Ganyan yung D11. All alone. Yan, ganun yung first verse nya, guys. Ulitin natin. While she lay sleeping. Verse 2 tayo guys. Medyo pareho rin siya pero sa dulo makikita natin. While she lays dreaming, I try to get undressed without a lie. Quietly she said, how was you now? And I come to her and say, alright. Tapos mabilis ka nang mag D7 dito. Galing A minor 7 dito, di ba? Was alright. D7. And I hold her tight. Di ba ganun 'yon?
tutungo ka na ng G doon. And I hold her tight. Yan. Kasi papasok na dun sa chorus. Meron pa tayong gagawin na ganito. Alam mo itong 5th string, guys. Yan, nakapindot siya sa 2nd fret. Ganito. Dalhin mo sa 3rd fret. Tapos bass ng D. 7. Tapos strum ganito. Ganun siya. Kaya ulitin natin yung 2nd verse niya. While she lays dreaming, try to get undressed without a lie. And quietly she says, I wash her now. And I come to her and say, it was alright. D7. And I hold her tight. G. Okay. Ganun siya. Tapos chorus, ganito. She believes in... I-strumin na natin dito sa chorus, guys. She believes in me. I'll never know just what she sees in me. Told her someday when she was my girl, I'd change. Okay, tuturuan na natin guys yung chords niya. Madali lang naman. 2 times nyo lang inulit tong mga chords na to. Yan, pakita natin. Yan, G. Ganito yung position ng inyong G, guys, ha. Kasi mag-Jesus 4 tayo dito. Yung Jesus 4, ipapalo nyo tong ano. Ipapalo nyo tong second, yung hintuturo dito sa second string, first fret. Okay. G, B, G muna. Lips. Okay, Jesus 4. Tapos, aalisin mo rin agad dyan. Magiging G. I'll never... F sharp minor. Okay, ulitin natin. She believes in me. I'll never know what she sees in me. Then, B7. Told her someday. B7, guys. Alam nyo na ba yung B7? Parang D7 lang siya, guys, pero dito. Yun, yung middle finger nyo, 5th string, tapos yung tuturo, 4th string, 1st fret, tapos yung ring nyo, 3rd string, 2nd fret. Ganyan yung B7 natin. Pero, kung hindi kayo sanay dyan, pwedeng B yung gamitin nyo. Okay, ulitin natin. G, B, loops, in B. Jesus, more. I'll never G. B7. Told her someday, E minor. She was my girl. Okay, lilipat mo agad, guys. Yan, explain natin yan. E flat bass, diba? Yung mga merong word na bass dyan, bass lang yung pipindutin natin, guys. Okay, galing sa E minor, diba? Yan, next dyan, E flat bass, ganito lang itong 4th string lang yan, dito sa 1st fret. Yan lang yung pindutin nyo, tapos strumin nyo. Strumin nyo mula 4th string pababa. Okay, then next, D bass, diba? D bass yan, wala kang napindot dyan, pero yung strumin mo mula sa 4th string pababa. Tapos next, C sharp bass, diba? 4th string, 5th fret. Ito. 4th string, 5th fret, guys. Tapos A minor 7. Then D7. Ulitin natin. She believes in me. I'll never know what she sees in me. B7.
yon. Tapos A minor 7. With my little song, I was wrong. Tapos uulitin nyo guys. But she has faith in me. I'm so gone. Second, third verse na tayo doon. Ulitin nyo lang yung, syempre, G7 yan, di diretso yun sa third verse. Gagawin nyo yung chords ng unang verse kanina. While she lays waiting. Fourth verse, gawin nyo yung chords ng second verse kanina. While she lays crying, I fumble with a melody for two, and I'm torn between things that I should do. And she said, her love is true. Diba? Gagano siya. Ang chord na yun, G. God, her love is true. Tapos gagawin niyo ulit yun. Yung ending na dito, di ba ganito yung lyrics dyan, while she wait. Yan, magpo-pause ka sa D7. While she... Then, gagawin nyo yung intro kanina, guys. Parang yun na rin yung outro niya. While she wait. Tapos babagsak sa G. Way. Yan, ganun lang kasimple yung She Believes in Me, guys. Kung naguluhan kayo, ulit-ulitin nyo lang yan, rewind-rewind nyo, makukuha nyo rin yan, guys. Salamat at huwag kalimutan mag-subscribe bilang support sa ating channel. Okay, yun lang, guys. Salamat po. Bye-bye.